bagay na dapat nating pinagpapaluhan din ang ating ginagawa ng resolution, eh yun pong ating kalusugan. Importante po yung ating kalusugan dahil ito po ang puhunan natin sa ating pagtatrabaho, sa ating pagninegosyo, sa ating mga relationships, no? Kung maganda po ang ating kalusugan, then tayo po ay mas ready para harapin ang mundo. At ito nga po, nagpapaalala po ang mga doktor sa publiko na gawin ang bahagi ng New Year's resolution ang healthy lifestyle ngayong pong 2023 sa pamamagitan po ng tamang pagkain at pag-inom. Pero tama ba? May tama ba ang pag-inom? Siguro yung sinasabi na moderation, no? Huwag yung sumusobra. Base na rin kasi sa datos at karanasan, dumarami ang mga na-alta presyon at nagkakasakit sa puso tuwing Desyembre hanggang Enero. Maraming nasa stroke, maraming kung ano-ano mga karamdaman at na-ospital, no? Pagkatapos ng Kapaskuhan. Ano nga ba ang mga hakbang upang magkaroon tayo ng malusog na pamumuhay o healthy living ngayong 2023? Makakausap po natin via Zoom si Dr. Ferdinand Guzman, Family Medicine Specialist. Magandang umaga po sa inyo, Doc Ferds. Doc Ferds, magandang umaga po sa inyo. Baka naka-mute si Doc Ferds. Pwede pong mag-unmute kayo, Doc Ferds. Okay, good morning po, sir. Good morning, Doc Ferds. With your permission po, good morning sa mga family physicians po na nanonood ngayon and yung mga naghihintay, sir, sa waiting area po, may television po. So nanonood po sila. So good morning po sa lahat. Oh. Good day po. Salamat naman po sa mga ginagawa po yung pong sa mga ano, sa mga family medicine specialists. Yes, family po. Medicine specialists po na nanonood po sa atin ngayong umaga. Mga kasamahan yes, po at mga kaibigan ni Doc Ferds. Kumusta po kayong lahat dyan? At salamat po sa mga clinic na haba po naghihintay na matawag ang mga pangalan ng mga pasyente ay ang pinapalabas po ay itong lingkod kapamilya sa teleradyo. Yes, salamat po sa inyo at kumusta po kayo dyan. Huwag po kayong mainip at susunod na po kayo. Susunod na kayo at tawagin na kayo ng mga assistant ng mga doktor dyan. Doc Ferds, Happy New Year pala sa inyo. Happy New Year din po sa inyo, sir, and sa mga viewers po and listeners. Kumusta ang inyong naging pagsalubong sa bagong taon? Okay naman po, sir. Although, mas maingay po this year compared to the previous years. So, mas marami po yatang nagpaputo this year po, no? Oo. And as expected, pag marami pong magpapaputok, marami pong injuries. Maraming injuries eh. Kaya yan, yung mga nasa mga ER po na mga doktor noong nakaraang bagong taon ay naging busy. As opposed to the past 2 years ng pandemic na mas kukonte dahil ipinagbabawal pa. Pero ngayon kasi nagluwag na tayo. Ayan, medyo dumami. At naku, sana wag na pong madagdagan. Tingilan na po, no, doctors. Kung merong natira, wag nang gamitin. Buhusan ng tubig. Kung pwedeng buhusan ng tubig para masira na po yung, huwag na pong magamit yung mga yan. No? Hindi po nagdudulot sa atin ng swerte ang pag-iingay. Wala pong ano yan, scientific basis talaga yan. Hindi po natin alam kung bakit tayo ay nagpapaniwala pa sa pamahiin. Ngayon po ay 2023 na. Ay, nako. Anyway, Doc Ferds, pag-usapan natin, no, ngayong tuwing Kapaskuhan at isang linggo matapos ang Kapaskuhan, marami ang nadadala sa ER. Ano po yung mga usual na sakit ng mga taong isinusugod sa ER pagkatapos po ng Kapaskuhan? Kasi po ang nangyari during the holidays, kinoconsider po nila as cheat days, no? Cheat days. So marami po ang umiinom at marami po ang mga kumakain na papalakas po, napapadami po ang pagkain during the holidays kasi sinasabi po nila, excuse daw po nila yun. Dahil isang taon silang nag-diet pero hindi po dapat ito kasi it might trigger off po any emergencies. Tumataas po ang BP. So yung mga duty po sa ER, kuminsan po kinabukasan, the following day after Christmas, the following day after New Year, ang dami pong nagpapacheck up sa ER dahil tumataas po ang BP nila. And doon sa nagpapacheck up po,
tumataas din po ang sugar. So expected po ito after the holidays dahil sabi ko nga po cheat days. Kaya lang sir, pwede ko po ikwento yung pinakakatakot na emergency po during the holidays. No? Oh. Actually sir, hindi po itong long-term effect ng hypertension and heart disease na na-experience ko po. Ito po yung isang middle-aged man. Parang natatakot siyang maubusan ng lechon. Ay. So nadala po sa ER sir because yung lechon po nagbara dito sa throat niya. So hindi na po siya makahinga sa laki ng piraso ng lechon, no? Wow. So remind ko lang sana sa viewers po niyo, this happened during my rural days po. So remember rural po ito. So what I did po, wala pong scope doon. So NGT na lang po ang ginamit ko, tinulak ko po. And naisuka naman niya yung kapirasong ang laki po ng piraso ng lechon. Okay. So isinip ko lang po, dapat pala yung mga citizens marunong ng Heimlich maneuver po para in case make choking, magagawa po nila ito. Apparently sa province po, hindi alam itong Heimlich maneuver. Ito po yung tinutulak yung dito sa ilalim ng diaphragm para pag may nagbara, malalabas po or mag-move po siya para makahinga ng patient. Ang patient po. Thank you for the opportunity po. Okay. Ang ano po dyan, Doc, para maiwasan yan, kumain yes, lang po nung tama lang, no? Yung tamang yes. Piece. Huwag po yung malaking-malaki at huwag po ang ganunin. Ang laki po ng piraso, sir. So hindi na po siya makahinga, nangingitim na po, and nadala po siya sa ER. So yun ang pinaka-scary ko pong experience sa pag-duty during the holidays. Well anyway sir, marami po talagang umaandar po ang alta presyon, sakit sa puso, kasi nga po natatakot, napapadami ang kain, and napapalakas po ang inom kasi nga so they consider this as cheat days. Whether cheat days or not cheat days po, delikado po yan sa health natin. Oo. Alam mo, Tok, akala nila sinasabi ng iba na di bale paminsan-minsan lang. Pero yung na paminsan lang na kumain kayo ng pagkarami-rami, sobrang matatabang pagkain, sobrang matatamis na pagkain, sobrang daming alak, pwede kayong ma-miss na yan pagkatapos wala na kayo sa mundo. So, di ba, tama, Doc? Hindi siya pwedeng i-sabihin na minsan lang to eh, ganyan. Kahit isang araw lang yan na ginawa ninyo, isang meal lang na sobrang kinain ninyo, pwede kayong magkaroon ng mga iba't ibang mga karamdaman na minsan, panghabang buhay na, ang tawag dito, yung resulta, di ba, yung stroke, pwedeng mangyari yan. January po, sir, ina-advise namin after the holidays kung pwede po magpa-check up na. So para sa New Year's resolution po nila for 2023, I would suggest po na magpa-schedule na po ng check up. So habang hinihintay po ang check up, yung iba po pwede pong dumaan sa clinic or sa health center, magpa-check po ng BP. Itong BP po is very, very important kasi yung iba po masama na pala ang pakiramdam. Ina-attribute lang nila sir sa puyat pero yung pala tumaas na po ang BP. Mm-hmm. So it's very, very important po na magpa-check up. No? Para to start the year po, alam natin kung may diferensya or wala po. Oo. At yun nga po, tama po yung sabi ni Doc Hertz, kung mahirap pumila sa mga ospital, sa mga klinik ng doktor dahil ang dami-dami nakapila, or kung natitipid, pwede naman po sa mga health center. Health inyong center barangay. Po. Opo. Pwede silang dumaan po. Kahit BP lang, sir. BP checkup is very important po. Oo. Gusto ko tuloy mag-BP ngayon pagkatapos ng programa para malaman ko kung okay ang aking blood pressure. Kasi kumakain din tayo. Pero ako naman po, Doc Hertz, tinitake ko ang lahat in moderation. Tumitikim ako pero hindi po ganoon kadami kasi nag-iingat din tayo. Isa pa, Doc, yung pagpupuyat, nabanggit mo yan, araw-araw na pagpupuyat, tapos pagising, kakain, tapos iinom, tapos pupuyat na naman, tapos the following day, ganoon naman. Kasi ang haba-haba po ng bakasyon natin. Eh. So, Doc, yung ganito ba, yung pagpupuyat, anong pwedeng gawin? Dapat matulog, di ba? Yes, sir. Actually, buti na mention nyo po yung pagpupuyat, sir. Kasi kasama po dapat sa New Year's resolution, idagdag po natin yung sleep
no, kasi halos lahat po tayo this previous months, siguro puyat po, no? So nasanay na po sa puyat, nasanay na po na 3 to 4 hours of sleep lang, then trabaho na naman the following day. So ang advice po ng mga family physicians, importante po yung rest, at least 7 hours of sleep po para ma-recharge po tayo. And nasabi niyo nga po at the start this morning, we can function well, we can work better po. No? Pag eksakto po ang oras ng tulog. Oh, yung sasabi ko kanina, Doc, no, yung pagpupuyat, anong pwedeng gawin? Ang dapat matulog. Ang may mga naririnig kasi ako na masakit ang ulo, nahihilo dahil daw puyat sila, iinom ng gamot sa sakit ng ulo, eh the best remedy for sakit ng ulo dahil sa puyat ay matulog kayo, magpahinga kayo. Doc, ano ba yung mga nararamdaman na dapat ay maging alerto ang bawat isa? Halimbawa ngayon, pagkatapos ng holiday season, ng ating mahabang holiday season, ano yung maaaring maramdaman na, uy, dapat magpatingin ka na sa doktor dahil kakaiba na ito? Okay. Ang nakakatakot po, aside from the emergencies na na-experience na nasabi ko po during the holidays, ang babantayan po natin is, simple lang po ito, no? Kasi we take it for granted. Ay, tumaba ako after the holidays. So yun po ang unang mapapansin natin. Bakit kaya sumikip? Ay, kasi napadami ang kain ko during the holidays. So that is one warning sign po, no? Na sumikip lahat ang mga damit natin. So tumaba po tayo, that's why sabi ko nga po, magpa-check up ng BP, no? Papasok ba or pauwi pag naabutan nyo pa pong bukas ang center or clinic, BP check up will do. Another one is yung nahihilo po, okay? So nahihilo po, baka hindi lang po ordinary vertigo yan, okay? Ang number one po na cause na nakakatakot po that might cause vertigo is, alam natin, high blood pressure po. No. Then yung iba po, hanggang ngayon hindi pa ako natutunawan. Okay, this one po. Kasi sa dami po ng mani na kinain ko, partner ng beer, partner ng alak, that is actually very dangerous po. No? So sa aming mga family physicians po, kinakabahan po kami pag sinabing hindi natunawan, kasi po baka magka-aneurysm ang patient, tumaas ang BP, baka delikado po, you might not live to see another Christmas or another New Year. Kaya kailangan pong magpa-check up po talaga. Mm-hmm. So, Doc, nakakatawa po yung mga sinasabi po ninyo. Ito po ay para sa pag-iingat naman. Naglilingkod kapamilya po tayo para po maingatan ng ating mga kapamilya, ng ating pong mga maraming tulong squad sa buong Pilipinas, no, at kahit sa buong mundo, na mapanatili ang kalusugan, maiwasan ang pagkakasakit, at magsimula po ng magandang bagong taon na healthy. Meron po ba kayong mga panghuling pa habilin, Doc Ferds? Usually, sir, ito yung sa mga New Year's resolution. So, palagi na lang narinig natin, ay, hindi ko po natupad ang New Year's resolution ko, hindi ko nagawa ang New Year's resolution. So, sa mga misis po na nanonood ngayon, I think always remind po ang partner ninyo. It pays to remind them po, no? Kasi when the temptation comes, the opportunity comes, maalala po nila ang reminders ninyo, no? So, it's better for everybody to be careful po. Kung hindi nyo maiwasan ang temptation, matakot kay misis po. Para mag-ingat po. Okay. Maraming salamat po, Dr. Ferdinand Guzman, Family Medicine Specialist. Happy New Year po sa inyo.